Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Black Panther. At ang kanyang request ay ang pagkupara sa Philippine Coast Guard at ang Malaysian Coast Guard. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan na si Black Panther ang pagkupara ng Coast Guard ng dalawang bansa, ang Malaysia at ang Pilipinas. Ngayon, unahin natin sa pagtalakay ang Coast Guard ng Malaysia. Ang Malaysian Coast Guard o tinatawag na Malaysian Maritime Enforcement Agency ay ang Coast Guard Organization ng Malaysia. At ito ang principal government agency ng Malaysia na tinahasan na magmintina sa batas sa karagatan ng Malaysia or maintaining law and order and coordinating search and rescue operation sa Malaysian Maritime Zone. Ang agency na ito, ang Malaysian Coast Guard, ay kaparte sa Malaysian Federal Service Agency at ito ay nagre-report directly sa Minister of Home Affairs. Subalit ang MMEA or Malaysian Maritime Enforcement Agency or Malaysian Coast Guard ay isasama sa ilalim ng Malaysian Air Force sa panahon ng giyera. Ang Malaysian Coast Guard ay mayroong 5,500 active personnel at ang Malaysian Coast Guard ay mayroon din silang sariling Special Forces Unit na tinatawag na STAR o Special Task and Rescue at karamihan sa mga miyembro nito ay nanggagaling sa Royal Malaysian Air Force at Royal Malaysian Navy. Ang kanilang role ay pagsagawa ng hostage rescue operation in shallow waters na under ng Malaysian Coast Guard jurisdiction at magsagawa din sila ng mga counter-terrorism mission sa loob ng Malaysian waters. At ang equipment ng Malaysian Coast Guard ay mayroon silang tatlo na Ton Patima class offshore patrol vessel na gawa ng Netherlands at sila rin mismo sa Malaysia ang gumawa nito. At mayroon ang Malaysian Coast Guard na isang unit na TMP ka na galing sa Japan. Isa itong 92 meters offshore patrol vessel. At mayroon pang isang unit na KM Arrow na galing pa rin sa Japan at ito ay 87 meters offshore patrol vessel. At mayroon pa silang dalawang unit na Mustari class offshore patrol vessel na galing sa South Korea. Ito ay 75 meters offshore patrol vessel. At mayroon pa ang Malaysian Coast Guard na 6 na unit na Bagan Patok class patrol vessel na galing sa Germany at sa kanila rin mismo sa Malaysia. Ito ay may haba na 75 meters. At mayroon pa ang Malaysian Coast Guard na 2 na Perwara class patrol vessel na galing sa Australia. At ang Malaysian Coast Guard ay mayroong 62 units na inshore patrol vessel na sila mismo sa Malaysia ang gumagawa nito. In total, mayroong 60 na barko ang Malaysian Coast Guard at mayroong 62 na mga inshore patrol boats. At hindi na lang natin isanama ang maliliit na mga patrol boats na kung saan marami din ang Malaysian Coast Guard. At ang aircraft naman ng Malaysian Coast Guard ay mayroon silang 2 unit na Bombardier 415 na galing sa Canada. At 3 Eurocopter Dauphin na galing sa France. At mayroon pa ang Malaysian Coast Guard na 3 units na Agusta Westland AW-139 helicopters na gawa sa Italy. Ang mga aircraft na ito ay ginagamit sa Malaysian Coast Guard para sa search and rescue at coastal patrol and law enforcement duties. Ngayon, punta naman tayo sa Philippine Coast Guard. O sa Tagalog pa ay tinatawag na Tanod ng Baybayin ng Pilipinas. Ang Philippine Coast Guard ay kinikilala bilang pangatlong uniform service ng Pilipinas. Ito ay kalakip ng Philippine Department of Transportation or DOT. At ang kanilang role ay ang pagpatupad sa batas sa loob ng Philippine waters at magsagawa sila ng mga maritime security operation, safeguarding the life and properties at sea. At sa panahon ng giyera, ang Philippine Coast Guard ay ibabalik sa serbisyo sa ilalim na Department of National Defense. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay nagmintina ng mga presensya sa buong arkipelago ng Pilipinas.
Kasama na nito ang 30 na Coast Guard District at 54 Coast Guard Station at may mahigit sa 190 na Coast Guard Substation mula sa Basco Batanes hanggang Bungaw Tawi-Tawi. At gaya din ng mga Malaysian Coast Guard, ang Philippine Coast Guard ay mayroon din silang Special Operation Force o tinatawag na CGSOF. Ito ay Special Forces ng Philippine Coast Guard na kung saan natatag ito noong 1972 at sila ay nagsagawa ng mga underwater operation, domestic counter-terrorism at iba pang law enforcement operation. Ilan sa mga accomplishment na kanilang nagawa ay ang rescue operation sa bumagsak na eroplano ang Lawag Air noong 2008 at noong 2004 Super Pirae 14 bombing at ang search and rescue operation sa lumubog ng MV Princess of the Star ng Sulpicio Line at kasama din sila sa Battle of Marawi. Ngayon punta tayo sa equipment ng Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard ay may dalawang bagong multi-role response vessel na gawa ng Japan. Ito ay 97 meters long. Ito ang BRP Teresita Magbanwa at ang BRP Melchura Aquino. Na-deliver lang ito noong nakarang Marso sa taong itong 2022. Ang Philippine Coast Guard ay mayroon pang isang unit na offshore patrol vessel. Ito ang BRP Gabriela Silang. At mayroon pa ang Philippine Coast Guard na apat na units na San Juan class search and rescue vessel na gawa ng Australia na may haba na 56 meters. At mayroon pa ang Philippine Coast Guard na 11 units ng mga Parula class MRRB na gawa ng Japan. Isa itong 44 meters long vessels at ang Philippine Coast Guard ay may apat pa na unit na SRB or Search and Rescue Vessel na gawa sa Australia. May haba ito na 35 meters. At mayroon pa ang Coast Guard na apat na Boracay class na gawa ng France. Ito ay may haba na 24 meters. At ang Philippine Coast Guard ay may total na 29 na mga barko na may haba na 35 meters pataas. At mayroon pa silang 39 units ng mga patrol boats at mayroon ding maliliit na mga patrol craft na hindi na lang natin sinasama. At sa mga aircraft naman, ang Philippine Coast Guard ay mayroong dalawang unit na VN2 Islander na gawa ng UK. At mayroong isang unit na Cessna 208 Caravan na gawa ng US. At mayroong pang dalawang unit na Airbus H145 Search and Rescue Helicopters na gawa ng Germany. Ang Malaysian Coast Guard at ang Philippine Coast Guard ay halos match sa kanilang mga barko at aircraft. Pero sa experience, mas lamang ang Philippine Coast Guard dahil sa maraming mga masasamang grupo dito sa Pilipinas at marami ding mga sakuna at mga disaster. Bago tayo magpaalam, i-shout out ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Alden Sagon. Hanggang sa susunod, maraming salamat.